Okay, good day mga kabakal. So, panibago na naman pong tutorial video. No? So, ito, ngayong araw na to mga kabakal, ang i-discuss ko po is all about springs, no? All about spring ng 1911 pistol, no? Kagaya netong pistol na to. So, clear muna natin. Okay, clear. So, i-discuss ko po based po lang sa aking experience, no. Hindi naman po ako professional gunsmith, no. So, share ko po sa inyo mga kabakal yung functions lahat ng mga springs ng 1911 or 2011 pistol kagaya nitong hawak ko ngayon, no. Maraming nagtatanong na mga baguhang nakabili ng mga pistols, no, nung sa mga springs, no, lalong-lalo na dito sa recoil spring, kung paano daw palambutin yung pagkasa, ano daw yung nararapat na ano na recoil spring, no, sa mga pistols, no. So, umpisahan po natin mga kabakal. So, papakita ko sa inyo ito mga different springs po. Ayan. So, ito po yung mga different springs. So, umpisahan po natin dito. Ito po yung ano, yung recoil spring yan, itong pinakamahaba na ito. And then ito po yung main spring, no? Ito yung main spring ng main spring housing. Ito po yung main spring housing, ito po yung spring niya. And then meron din pong firing pin spring. And then itong maliit, no? Dahil kung makikita niyo to, ito po yung ano, magazine release, no? So ito po yung spring niya. May spring po yan dito sa loob. So bali tinanggal ko lang. So ganyan po itsura niyan. And lastly ito po, dahil ito yung pinakakaiba, pero spring din po ito. Ito po yung tinatawag na shear spring. Okay? So, i-discuss po natin lahat-lahat po, no? Nung, yung mga functions ng mga spring na yan, no? So, so itong number one, ito po yung recoil spring, no? Number one is yung recoil spring, no? So, yung recoil spring, so dito natin siya matatagpuan. Yan, dito yan. Dito yan. Sa ilalim, no? Kasama ng recoil spring guide na andito siya. So ang purpose ng recoil spring, no, self-explanatory naman. So pag ang recoil, so ganito po ang recoil, no. Yan, rumi-recoil. Dahil pag pumutok yung pistol, okay? So aatras yan, aatras, bang, aatras. And then yung spring na yon, siya ang magpapabalik ng slide dun sa dati niya. Okay? Yun yung purpose ng recoil spring. Kung may malakas kayong spring, no, stock na spring, no, tapos ang ginamit nyo naman na bala is yung reload. Halimbawa, gumamit kayo na hindi, kasi dahil nga yung stock na spring na to mga kabakal is design lang sa FMJ, no, FMJ yung full metal jacket, na which is nasa yung mga gantong FMJ mga kabakal is naka-combat load ito, no? So medyo may kalakasan ito dahil nga design siya sa malakas na spring. Ngayon kung gumamit kayo ng ano, ng bala, no, ng bala na reload, no, lalo na kung yung reload is medyo mahina yung load niya, mangyari niya mga kabakal, may possibility na mag-jam yung barrel natin, no. Kasi kung mahina yung bala natin, no, ang mangyari niyan mga kabakal, yung recoil niya is mahina rin, no, hindi niya maiaatras yung slide natin. So mangyari kung naka-experience kayo mga kabakal na yung basyo is nahuhuli niya na ganito, yan, ganyan, ibig sabihin yan mahina yung bala pero malakas yung spring. Okay, kasi hindi niya ma-extract yung empty shell, no, nahuhuli niya na ganyan. So yun yung isang cause ng jam, na malakas yung spring and mahina yung bala. Okay? So klaro tayo ron mga kabakal, no. So ganito yung mangyayari niyan pagka malakas yung spring at mahina yung bala. Ganito yung posibleng mangyari yung jam natin, or sometimes naman hindi talaga niya talaga totally ma-extract, no. Naiiwan dun sa loob, no. So, isa 'yon sa jam, no, yung mahinang bala. Sometimes pa nakala natin lumabas yung basyo pero hindi pala naiwan siya ron sa loob. Okay, so yun yung mga possibility na kapag malakas yung spring and then mahina yung bala, no. So kailangan yung spring nyo is ano, match doon sa balang gamit nyo. Okay? So kung mahina yung spring nyo, so pwede kayong gumamit ng reload, okay?
So, wala naman din problema yon mga kabakal kahit gumamit kayo ng FMJ na mahina yung spring. Pero wag naman masyadong mahina, no? Wag kayong bumaba ng 14 pounds, no? Sa recoil spring nyo, okay? So, from 18 to 14 lang, no? Ano, wag na kayong bababa. So, pwede pa kayo gumamit ng FMJ. Pero pag bumaba na kayo ng 12 na, medyo ang mangyari niyan, sagad na sagad siya. Naririnig niya yan yung bakal to bakal na ano na yan. So, kasi ang mangyari niya mga kabakal, so ganito itsura mga kabakal, mag-eject na ng maayos yung empty shell natin, no? So, makikita nyo, pagka malakas yung bala at mahina yung spring, mangyari niyan, pag masdan nyo pa, may atras pa na mga 1 cm, yan, mahigit, no? Nakita nyo, sagad na sagad, no? Fully yung slide niya dun sa likod at naririnig nyo yung bakal sa bakal na tumatama na yan. Ito na po yan dito sa may slide stop, no? Yan na po yan. Intindihan nyo yung mga kabakal, no? Pag malakas yung spring at mahina yung bala, may possibility na mag-jam, no? Pag masyado namang malakas yung bala at mahina yung spring, sagad na sagad yung ano niya, yung pag-eject niya, no? Pag-eject niya masyadong sagad dun sa pinakadulo, no? Makikita niyo yan, dulong-dulo na yan. Pero dapat hanggang dito lang pwede na siyang mag-eject na siya sa gantong itsura pa lang, okay? Tapos babalik yung slide ng maayos. Okay, kukuha na siya ng panibagong bala. Okay, sana klaro tayo ng mga kabakal, ha? Okay. Pangalawa, yung firing pin spring. So, yung firing pin spring naman mga kabakal is dito nakakabit yan. Dito, yan. Dito sa loob niya, dito. So, yung firing pin spring naman, pagka pumalo ito, bang, yan. So, mangyari niyan, itong firing pin, i-hit ng hammer, so, magkakaroon siya ng force na para mag-forward siya na ganyan. And then, yung firing pin spring din ang magdadala pabalik, no? Siya magbabalik ulit. Okay, so yun yung purpose ng firing pin spring. So, itong next naman, yung pinakamaliit na spring, ito naman mga kabakal, yung sa magazine release spring, itong pinakamaliit. So, ang purpose naman ng magazine spring, so dito siya, ayan, dito, magazine release spring. So, pag in-insert natin yung magazine, di ba? So, pag pinindot natin yan, yan, so, siya yung nagbabalik din, yan. Yung purpose ng magazine release spring, magazine release button spring. And then, lastly, itong shear spring. So, andito, marami nagtatanong dito. Ito yun naman yung, yung sa adjustment, no? Ito, yung, kung napanood nyo yung mga videos ko, yung about dun sa, yung adjustment na ito para mapalambot yung trigger pull, pwede rin to, no? Yung adjustment. So, hindi ko na i-discuss dito dahil may video naman na yun, no? So, ito yung shear spring, no? Okay. Makabakali, yung base dun sa nag-experience ko and then yung mga tanong din ng mga baguhang shooters and then yung mga baguhang gun enthusiasts, no? So sabi na paano ba palambutin para mas madaling ikasa, di ba? Yun ginagawa ko binabawasan ko yung tension netong spring, ah. Pwedeng bawasan or pwede rin yung palitan ng mas mababang tension kasi merong mabibili na actually mga kabakal, may mabibili na recoil spring na depende sa gusto nyong bigat, no? Yung stock kasi nito mga kabakal nasa 17 pounds yung stock niya, no? Minsan nga 18 pa nga eh, no? Tapos merong kayo mabibili pababa na, merong kayo mabibiling 15, 13, depende, depende sa sa gusto nyong bigat ng recoil spring nyo. So, from 18 pounds, no, pababa, meron yan. Hanggang 9 pounds, no, hanggang 9 pounds. Yung 9 pounds na yon depende na sa caliber yon. Yung 9 pounds na yon 10, 11 hanggang 9 pounds,
pang 9mm na yon, no, yung na-recoil spring, no, depende nga sa ano, sa caliber. Okay, pero ang sa recoil spring naman, mga kabakal, sa yun ya, based naman sa aking experience sa caliber 45, ang minimum lang na pwedeng recoil spring net ng caliber 45 is 14 pounds, no? 14 pounds, no? Sa caliber 40, 14 to 12, yan, 14 or 12 pounds. No, sa 9mm naman, yan, 9 hanggang 11, yan, parang ganun. Based sa ano ko, sa experience ko lang po 'yun, ano. Hindi po ako ulit, sinasabi ko ulit, ulitin ko, hindi po ako professional na gunsmith, no. Based lang po ito sa aking ano, sa experience, okay? Okay. So, continue tayo, no. Itong ano, mga kabakal, main spring housing at firing pin spring, okay? So, ito correlated ito, no. Correlated itong dalawa na to. Bakit kanyo? Kasi may nagtatanong sa akin, sir, paano ba palambutin ikasa yung mga pistol? Okay? So, unang-una, no, kung gusto niyo lumambot yung pistol niyo ng pagkasa, yun ya, pagbawas ng recoil spring, no, number one 'yon. Pangalawa, itong main spring housing na naandito 'yon. Ito nga 'yon. Ayun, babawasan niyo 'yan. So, dahil pag dahil ang purpose ng main spring housing, siya yung nagko-control nitong hammer, okay? Pagka naka-hammer down niyan, siya yung naka-ano rito, naka pumipigil pa rin sa slide pagka ikakasa natin. Ayan, medyo matigas pa, 'di ba? Not like na pagka naka-open hammer na siya, mas madali na siyang ikasa. Okay, kasi nga wala nang pumipigil. So pagka binawasan natin ng spring yung main spring housing, mas gagaang pa siya kahit naka-hammer down siya, no? Kahit naka-hammer down. So mas less yung tension dito, magiging less yung tension ng hammer dun sa slide. So mas madali natin siyang maikasa. Okay? So number ano 'yon? Number 2 'yon, no, sa pagkasa, no. Ngayon, pagka nagbawas kayo rito sa main spring housing, kailangan din, mga kabakal, na bawas din kayo dito sa firing pin. Okay? Okay. Bakit kanyo? Kasi mangyari niyan, mga kabakal, kapag humina yung tension ng hammer nyo at malakas pa yung tension ng firing pin nyo, may possibility na kapag pinalo ito ng hammer, no, pag ito pinalo ng hammer, dahil humina na yung palo ng hammer natin, so dahil humina na yung palo ng hammer natin, mangyari niyan, itong firing pin hindi na siya halos aabot dito, no, hihina na yung palo niya ron sa primer. Okay, nakuha nyo, no? So kailangan, kung magbabawas kayo dito sa main spring housing, kailangan magbawas din kayo dito sa firing pin, no? So nangyari na rin sa akin, mga kabakal, nagbawas ako rito sa main spring, pero hindi ako nagbawas dito. Nangyari niyan, minsan nagdadad yung ano na yung bala ko, kasi nga hindi niya napapalo ng maayos itong primer, no? Kasi nga matigas ito, and then lumambot yung hammer ko dahil nagbawas ako rito sa main spring housing. Okay? So sana so okay, so klaro tayo ron, ano? Okay? So pangatlo naman na spring, pang-apat to actually, pang-apat na ito. Ito naman ano, yung sa spring ng magazine release, no, sa magazine release. Pwede rin kayong magbawas dito, mga kabakal. Actually may video ko niyan, ano, yung nagbawas ako ng spring dito sa magazine release. Ang purpose ko naman noon, kaya ako nagbawas doon, kasi dati nung stock ito, napakatigas, no? Napakatigas niyang i-push, no, para mahulog yung ano, yung magazine, no? So ngayon medyo malambot na siya kasi nga binawasan ko, kaya konting push ko lang, no, nahuhulog na, madali ako makapagpalit. Okay? So konting push pa, tapos palit ulit, mabilis ako makapag-change mag. Okay, kaya ako nagbawas sa spring ng magazine release button, na which is ito. Okay? So pagkatandaan nyo rin, huwag din kayong masyadong ano, pagkatandaan nyo lang, pag magbabawas kayo rito sa magazine release button, na tantsahin nyo lang, kasi pagka napasobra kayo ng lambot, na ultimo na pagka na-press nyo lang ng konti, kasi kung right-handed kayo, alos natatouch nyo yung magazine release button, di ba? Pag masyadong malambot yan, mga kabakal, kagaya na ito, kung
Kung talaga ipipress down ko yan, ayan, dali. Ipipress down siya, yun, mauhulog siya. No, mauhulog siya kahit hindi nyo pinipindot yung magazine release button. Pag nasobrahan kayo ng lambot dito. So, huwag nyo rin masyadong lalambutan to. Yung tamang-tama lang na madali nyo lang ano, mapindot at makapagpalit. Okay? So, yun yung sa magazine release button. And finally, ito na, yung shear spring naman ngayon. Okay, so i-discuss natin ng konti sa shear spring, no? So, kung gusto nyo palambutin yung ano, yung mga trigger pull natin. So, ito, nakataob siyang ganyan. Ganyan na itsura niya pag nakakabit doon sa pistol natin, no? So, kung gusto nyo palambutin, ito, iunat nyo lang siyang backward na ganyan. Eh, itong pinakamahaba and then itong gitna. No, yun lang yung gagalawin nyo. Itong pinaka maigsi, wag nyo nang galawin yan dahil ito naman ay purpose na ito yung sa safety grip, no? Safety grip, disconnector, and then ito na yung sa shear, no? Ito yung tatlo na yan, shear, disconnector yung gitna, and then yung last is yung sa safety grip. Okay, makabakal, sana po nakatulong itong maigsi ko pong video, no? So sana po nasagot ko po lahat yung mga katanungan nyo about dun sa spring ng 1911 pistol. Okay? So mga kabakal, dito na po ulit magtatapos itong aking maigsing video. Sa susunod po ulit na video, para dun sa mga hindi pa nakapag-follow sa akin, please do follow my Facebook page and YouTube channel, Henry Glenn Mardo. And syempre mga kabakal, kung sa tingin nyo naman nagustuhan nyo itong video ko, please do like and share po. Okay? So, may we have a good day. God bless. And syempre, mabuhay po tayong lahat.